So, paano ba magluto ng Chicken Joy at Jollibee style? So, ito, simulan na natin. Kumuha ng manok sa chiller. Siyempre, dapat yan eh, malinis na at nahugasan na natin bago natin lagyan ng ingredients. So, maglagay ng paminta, budbura ng paikot, yung saktong dami na. And then, isunod natin ang ating asin or salt. So, magbudbud din tayo ng paikot. Yan, ganyan yan. Good. Then, sunod natin ang ating chicken powder. Yum! Sige, budbud lang. Okay, maglagay lang tayo ng maglagay ng masarapan. Yum! At saka natin lamasin. Nyak! Pangit palang pakinggan ng lamas. Haluin lang pala. Ayan. After niyang haluin, set aside natin. So, ayan na ang ating chicken marinated. Yum! Ilagay muna natin sa isang gilid at isunod na natin ang ating breading. Maglagay ng plato na parang pagkain ng aso. Nyaks! Hindi, plato lang po. And then, lagyan natin ng lard, dalawang cup. Dahil hindi naman marami ang ating lutuin. So, depende sa dami ng chicken yan. Ilagay ang paprika, budbud doon sa flour. And then, isunod ang chicken powder. And then, ang ating asin. Budbud ulit, huwag masyadong marami para hindi masyadong mahala. Sunod ang paminta. Yung, tama nga. Then haluin. Haluin hanggang sa mahalo. Yung, tapos ang ating pan-chicken breading. So, ang next step naman na gagawin natin, ibe-breading na ngayon natin ang ating chicken joy. Kumuha ng tubig, maglagay sa bowl. Yung, ito ang sikreto dyan para maging crispy at kumapal ang breading ng ating chicken joy. Dapat dyan ay double breading. Dahil naalala ko nung ako'y nasa Jollibee, ganyan ang ginagawa ko. Shoutout nga pala dyan sa aking manager. Nyaks! At malamang di na niya ako makikilala ngayon. Yun. Ulit-ulitin lang muna natin i-breading lahat isa-isa. So, kinakailangan dyan i-press muna. I-press para malagyan lahat at pati ang ilalim niya. Na kailangan i-press mo lang madiin. Yaw. Kumbaga, bigayin mo lang ng kasarapan. Ayun eh. Yaw. At pagkatapos natin i-breading lahat, yaw. Biling-biling lang natin. And then, ang double breading. So, ayan ang first coat. So, meron tayong second coat na tinatawag. So, yung pangalawa, i-drop na ngayon natin sa may tubig. Kinakailangan, lubog siya guys. Yaw. Then, i-up. Then, another breading. Yung. So, bigayin ulit natin. At i-compress para kumapit ulit ang breading. Yung. Ganyan niya, tama. So, ayan. Ulitin lang natin. Katulad ng ginawa natin sa una. So, may standard pala yan na tinatawag. So, pag-drop mo sa tubig. Yan. Then, i-up. Umilang ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung. Then, ilagay sa flour. So, ang tawag pala sa ganun procedure ay standard. Dahil ganun ang ginagawa namin nun ng ako'y primant sa Jollibee. Ayun eh. Talaga naman ha. So, ganun lang. Ulit-ulit guys. Hanggang sa matapos natin mag-breading lahat ng double coat. Ang tawag ko dyan. Yan ang ating fried chicken. Ready to cook na. So, next step naman tayo. Ready ang kawali. Maglagay ng mantika. Ibubos, yung saktong dami lang, and then painitin hanggang sa ready na iluto. So, para natin malalaman na mainit na yan, i-drop natin ang ating daliri. Nyak! Ne, jokes lang po yun. Maglagay ka ng sample ng konting flour. At pagka mag-float, matik, sigurado yung mainit na. So, ready to cook na ang ating fried chicken. So, mag-drop na tayo ng ating manok ng sa isa. Yung make it sure lang na mainit na ang ating cooking oil para hindi malabsak ang ating chicken joy. Yan, ganyan niya. Drop natin isa-isa. So, make it sure na hindi siya magdidikit-dikit. Kaya dapat halu-haluin lang natin ng konti. Yan, tama nga. Good. Haluin mo yan. Yan. So, ang cooking time lang niya ay 8 to 10 minutes. So, after niya, i-up na natin. Makalipas ang 8 at 10 minutes ng cooking time. Yeah, done ang ating
fried chicken. Napakasarap eh, kaya talagang mapapahirit ka. Yan ang ating fried chicken Thai parts. So after natin maluto ang pritong manok, magsunod naman tayo ng ating gravy. So maglagay ng butter, isang kutsara, and then haluin hanggang sa magmelt o malusaw. Yow, mix lang natin hanggang sa malusaw. And then maglagay ng dalawang kutsara flour. Yow. So ang tawag pala sa ganitong term ay ang roux. O sa culinary term ay roux. Basta yun na yun. Then mix lang natin. Yan. Search nyo na lang sa Google mga guys. Yow. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-mix. After nyan, maglagay tayo ng water. Yow. And then, dalawang tubig na cup na water. Yeah. Mix lang natin ang mix hanggang sa mahalo. So, kinakailangan mawala yung buo-buo na yun. Kaya dapat mix natin ng maganda habang kumukulo. Yan. Yeah. Haluin natin ang haluin hanggang sa mangawit kakahalo. Ayun. Tapos, and then ilagay natin ang ibang ingredients. Ang ating beef broth. And then, sunod natin ang sugar. And then, ang ating paminta para hindi masyadong panghang, sakto lang. And then, sunod natin ang salt as a taste. Huwag masyadong mahalat. And then, sa kutsara, soy sauce. And then, mix lang ulit natin. Hanggang sa ma-absorb niya lahat ng ilagay natin na ingredients. Yeah. Mix mo lang. Yeah. Haluin lang natin ang haluin hanggang malusaw lahat ng ilagay natin na ingredients. Yun, napakasarap. Ika nga. Yan ang ating homemade gravy. Napakasarap. Juicy-licious. Very yummy. Yan ang texture ng ating gravy. So, ready na natin kainin o labangin. So, maglagay lang tayo ng gravy sa isang ramekin. So, tawagin na natin si ate, kuya, tiche, sangko. Tara na, magsilamon tayo. Yes! Hindi pala, magsikain na tayo. So, ilagay natin sa plato. Yung sakto lang na kaya nating ubusin. So, kung kaya mong ubusin, ilagay mo lahat. Next. Ayan, tapos ang ating fried chicken ala Jollibee style with homemade gravy. So, thank you very much for watching mga guys. So, kung gusto mo pa ng kasunod ng aking vlog at videos, so, please subscribe and like and share para update ka sa aking mga video. Ciao, mga kabayan!